Bale, ito yung laman ng kanyang box. So, number one, yung kanyang 5 watts na solar panel. Maliit lang naman. Tapos, may protection para sa solar panel. At ito ang kanyang mga bracket or sa stand ng solar panel. Tapos, ito na yung ating solar CCTV. And then, dito pa sa box, meron tayong Type-C charging cable at SIM card. Tapos, manual at mga screws. Tapos, wala na. Ito yung CCTV. Meron siya ditong speaker sa baba. Tapos, ito yung kanyang antenna. Ayan, yung kanyang camera. Tapos, yung infrared para sa night vision. Tapos, dito sa baba, nandito yung kanyang charging port at buhayan. So, buksan natin to. Ito, Type-C charging port. Tapos, ito yung kanyang power button. Ayan, slide natin siya. Tapos, ito yung off. Dito naman sa baba ng CCTV, ito, buksan natin din eh. Ayan, so mayroon siya ditong lagayan ng SD card or ng memory card. Tapos, isang SIM card. Tapos, reset button. So, ayun lang naman yung laman niya. And keep in mind lang guys na itong ating solar CCTV nito ay wala siyang wifi connection and wala rin siyang mga hotspot. So para magamit natin siya, para ma-connect natin siya sa ating cellphone para ma-monitor natin, ay lalagyan natin siya ng SIM card. And syempre yung SIM card na gagamitin natin dapat ay may load. So itong ginamit kong SIM card ngayon ay Gomo SIM card, tapos meron siyang load na 30 GB na hindi na expire. So yun yung maganda dito sa SIM card na to. And yun din yung mararecommend kong gamitin. Pero pwede naman yung mga smart. Basta yung load na gagamitin nyo ay yung hindi na-expire, yung mga magic data siguro. Para kahit madalang yung i-monitor yung wifi, eh hindi ma-expire yung load nyo. Kahit mga isang linggo, isang buwan na yan, hindi yan ma-expire. So yun yung maganda doon. And ang maganda pa dito sa CCTV nito, kasi nga solar powered siya, hindi mo na siya kailangan charge sa charger na cellphone or sa mga power bank. Basta nakakabit siya sa solar panel at may sikat ang araw, maganda na. Kahit paggabi, okay lang naman kasi nga may battery naman siya. And ang maganda nga dito is naka-SIM card siya. Basta nalagyan mo yung SIM card niya dito, tapos may load, may data. Mamamonitor mo na kung ano nakikita ng CCTV mo. Pwede mo rin i-replay kasi nga meron siyang lagayan ng SD card. Basta lalagyan mo siya. So kahit pa ito, ikabit mo dyan sa mga bukid ninyo. Basta may signal, tapos ikaw kahit pa nasa Manila, kahit nasa bahay ka, mamamonitor mo talaga, wala ka nang problemahin. Binuksan ko na rin nga pala yung loob nito, tinignan ko yung kanyang battery. And nakita ko naman dito na yung kanyang battery ay lithium ion batteries. Kaso walang nakalagay kung ilan yung kanyang capacity. Pero sila lahat ay nakaparallel. So pare-pareho sila ng voltage. So nagsama-sama lang yung kanilang capacity. And tinest ko na rin naman yung kanilang capacity. At base sa meter ay umabot naman ng almost 10 ampere hour yung kanyang battery capacity. Dito ko siya ngayon ikakabit dito sa kahoy na to. Lalagyan ko na lang itong plywood. Ito yung ating mga pangkabit. So gagawin ko ay bubutasan ko muna. Tap din eh. Oops. Yan. Tapos, martilyo at pako lang. Binutasan ko muna kasi baka siya ay mabiyak. Yan. And here. Another one. Sa gitna. Yan. Tapos, ito naman. Kakabit ko naman din eh. Ayan. Pero bago to, ikakabit ko muna tong lalagyan ng solar panel. Okay. Meron na naman siyang kasamang tornilyo. Kaya madali siyang ikabit. Okay. Tapos papalitan ko na lang tong drill ng tornilyo. Screwdriver pala. Eto. So bale, ito yung kabitan ng solar panel. Dito ko na siya ilalagay sa taas. Kasi dapat talaga yung solar panel ay nasa taas. Din eh. Kung wala namang drill or barena, pwede rin naman dito ang martilyo at pako. Pero meron man akong barena kaya mas madali na siyang ikabit dito para mas madali din siya nabibiyak. Yan. And bali, apat na tornilyo yung ilalagay ko din ngayon para mas matibay. Here. Yan. Matibay na. Tapos, ikakabit ko naman itong solar panel din eh. Yan. Meron naman siya ditong anuhan. Kabitan. Ito na yung solar panel natin na ikabit ko na. Ayan. So, mas maganda pala kapag talagang maayos yung pakabit. So, mas magandang tingnan ay mas matibay din. Ito naman yung ating solar CCTV. Ito naman siya ikakabit sa baba. Yan. Tapos, meron naman siyang kasamang mga tornilyo din kaya okay din naman. Para mas matibay. Ito. Sakto-sakto naman. Ito natin din eh sa baba. Din eh.
Here. Bali, ito yung mga SIM card tsaka memory card. Ikakabit ko siya dito. Dito sa gilid. Yan. Ilagay naman siya ng memory card, SIM card dito. Ito yung sa SIM card sa taas. Ayan. Tapos yung memory card na lalagamitin ko ay 16 gigabytes. Okay na to. Buburahin ko na lang kapag marami ng laman. Ayan. And then, itong charger naman ay dine sa baba. Pero bubuhayin ko muna. Ayan. Buhay na siya. Tapos, ito yung charger sa ilalim. Ito, mayroon siyang goma. Para. Network connection. Please wait. 4G network connection succeeded. Ayan. So, ayan. Nakasaksak na rin yung charger. Ikakabit na lang natin to doon sa lupa. Astig. Ito na, naikabit na namin yung ating solar CCTV. Okay naman na siya dito. Kahit umulan, umaraw, okay lang yan. Splash proof naman yan. And para naman siya ma-connect sa ating cellphone, ganito lang. Ida-download lang natin toong ano na to, Easy App Cloud. Nasa manual naman siya. Okay naman, pwede nyo i-download manually. Kapag na-open nyo siya, i-click nyo lang itong ano, plus sign. Ayan. Kapag nag-open yung plus line, automatic na siyang mag-search ng CCTV na buhay. Ayan. Si-search niya na yon. Pero kapag hindi siya ma-search dito, pwede nyo namang i-scan. Ang gamitin nyo, i-scan nyo lang naman yung QR code na nandun sa CCTV sa labas. Pero kung ayaw nyo mag-scan, pwede naman siyang mag-search through Bluetooth connection. So, madali na naman siya. Tapos, kapag okay na, na-add na, ay ito, makikita nyo na mismo yung nasa CCTV. Ayan, malinaw naman siya dito. Pwede siyang ibaba at itaas. Kung gusto nyo makita, ayan. So, make sure lang na laging may load yung inyong SIM card para mag-gumana. Tapos, dito sa taas, makikita nyo rin kung yung battery ba ng CCTV ay full charge na o low. But, ayan, 100%. So, full charge naman siya. Tapos, yung signal nung ano, signal ng SIM card, ayan o, medium. So, may signal naman yung SIM card. Kaya, okay naman. Hindi naman siya malag. Ayan. Nakadepende rin kasi sa internet connection ng SIM card na nilagay nyo doon. Pero in my case, yes, siya is GOMO SIM card. Mabilis naman yung GOMO SIM card ngayon dito sa amin. Malakas naman yung signal, kaya walang problema. Okay na okay siya. Kahit pumunta pa ako sa malayo, kahit pa sa Manila, kahit kung saan, kahit sa ibang bansa, basta siyang magamit kasi nga sa man solar powered, hindi na siya namamatay. Ito naman CCTV na to guys. Okay na rin siya. Meron siyang motor and automatic na rin siya. Nagde-detect siya ng motion. Kapag nakadetect siya ng tao, ay sumusunod yan. So, try natin dito. So, ayan o. Sumusunod siya sa akin. Kahit pa pumunta ako dito, sumusunod. Ayan. Tapos, pag dito naman, susunod din yan. Make sure lang talaga na malakas yung internet connection para lagi nakakasunod sa atin. Pero kung gusto nyo namang i-manual yung pag-ikot ng camera, pwede rin naman dito. Ayan, umiikot siya. So, depende na sa inyo kung saan nyo gustong itutok. Tapos, kung sakaling makakita siya ng tao, pwede siyang lagyan niyang automatic na warning, magwa-warning siya, mag-a-alarm or magsisirin. Pero dito sa akin, pwede siyang lagyan. For example, nakakita ng tao, automatic natin dito. Ayan. O kaya naman, pwede rin kayong magsalita doon sa ano, doon sa camera. Halimbawa, malayo kayo, may gusto kayong kausapin na nakikita nung CCTV, click nilang tong call sign para makapagsalita kayo dito, makausap nyo. Example, dito. Ayan. Low. Ayan. Na pumupunta doon yung sound doon sa CCTV. Pwede siyang makausap. So, okay dito kahit malayo, kahit na sa ibang bansa kayo, pwede siyang gamitin sa loob ng bahay para hindi na kayo gumamit ng mga video call or text pa or tawag. Kasi dyan sa CCTV, pwede na. Tapos, eto guys, ngayon, gabi na. Tingnan natin dito ngayon kung buhay na yung kanyang infrared night vision. So, ayun o. Kita naman doon sa kanyang camera. Meron siyang night vision doon. Ayun, kulay pula. Infrared. Tapos, dito sa ating cellphone, ayun o. Malinaw dyan. So, isa tayo dito kung makikita tayo. So, ayan. Nakikita tayo dito. So, record natin dito. Ayan. Ayan yung itsura natin dito. Kitang-kita niya tayo. Tapos, misod nga ako din eh. Ayan. Ay, di ba? Abot na abot pa rin tayo. Tapos, malinaw siya. I-full screen ko nga dito. So, let's see. Tingnan natin din eh. Kung gagana. Ayan. So, mas malinaw. Imukha nga natin dito. Tingnan natin dito kung ako ay makikilala. Kita nyo ba ako dito? Ayan. Hey. Ayan. Hindi ako ang hirap pala mag-video ng nag-isa. Ayan o. Kilala rin lang pala ako dito. Ayan. Ganyan kapag buhay yung ating night vision. Kapag patay naman yung ating night vision, patayin natin din eh. Dito sa more, tapos night vision.
full color natin para mapatay. So ayan, nabuhay yung ilaw. Nag-automatic siya. Tapos ayan, dito sa cellphone naman, naging full color tayo dito. Ayan. Yun nga lang, kapag ganyan, malakas yan sa power. Kasi mayroong ilaw. Yan o. Mas nadetecta tayo ngayon dito. Mas malino kapag walang night vision. Yun nga lang, syempre, nag-CCTV ka dapat hindi ka na makikita ng mga ano. Hindi makita ng tao yung inyong CCTV. So, buhay natin yung night vision. Ayan. So, namatay na. Ayun, nagkulay pula na. Pagdating naman dito, ayan. So, mas maganda kapag ganyan. Buti na lang meron siyang night vision. Tapos, dito naman sa app, tingnan natin yung setting natin din eh. Kung ilan pa yung kanyang percentage ng battery simula kanina. Kasi sa ina full charge kanina. So, ngayon, alas 7 na ng hapon. Let's see. Ayan, 97% yung battery percentage. Tapos, yung signal ay strong. Malakas naman yung signal. Kaya, maganda. That's why, ano talagang ginamit ko, GOMO SIM card. So, 97. So, tingnan natin bukas ng umaga kung ilang percent nga ba yung matitira, kung kaya nga ba siyang umabot ng magdamag or malulobat agad. Doon kasi natin malalaman kung pwede nga ba to ba. Kasi, pagdating ng madaling araw, patay na pala, wala din, nag-CCTV ka pa. So, let's see hanggang bukas ng umaga. Ito na yung ating solar CCTV ngayon. Yan, nabasa na ng ulan, pero ano naman yan, splash proof naman yan kahit na mabasa siya sa labas. Sa loob naman hindi siya mababasa. Tapos, pagtingin ko dito sa ano, sa app, ayan o, tilapit kayo dito, ayan o. Malinaw pa rin siya dito kasi nga naman, ano, hindi naman siya naka-night vision, beso malinaw siya. Tapos pagdating mo dito sa setting, ayan, 100% na ulit yung battery. Mabilis pala siyang na-full charge, oras nga pala, last 9 na ng umaga. So, 100% na ulit yung battery. So, kahit pala hindi siya ma-charge ng isang araw, kayang-kaya niyang tumagal ng maghapon at magdamag. Ayan, malinaw naman, dito tayo sa, ano, part na to. Ayan o, kitang-kita ko dito, punta ka dito. Eto tayo ngayon dito, kita ba dyan? Hindi ganun mo. Ayan o, di ba malinaw? Ayan. Wow. Astig. Kitang-kita tayo dito. Malinaw naman siya. So, ilalagay ko na lang yung link sa ating description box below. So far, okay naman yung ating solar CCTV. Wala ka na lang magbubuting tingin. Kahit dahil mo siya sa bundok, tapos ikaw kahit nasa ibang bansa ka pa, pwedeng-pwede mo siyang magamit. Basta, loloadan mo lang yung SIM card mo. And in my case naman, ginagamit ko is GOMO SIM card. Niloloadan ko siya gamit yung app. So, nandito yung app sa cellphone ko. Tapos, loloadan ko lang yung SIM card noon. Hindi ko na kailangan tagtagin pa kasi pwedeng-pwede na dito.